silang espiritu sa kanilang puso. The unbelievers has no Holy Spirit in their lives. But we Christians, we have Holy Spirit in our lives. Amen? Iyon ang pagkakaiba natin. Meron tayong espiritu sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Sila wala. Nakikinig pa ba tayo? Kaya ang mga unbeliever, ginagawa nila yung gusto nilang gawin, nasusunod yung gusto nilang sundin. Pero tayo hindi. Merong nagkukunbik sa atin, di ba? May nag-a-urge sa atin, may bumubulong sa atin na huwag mong gawin ito. Amen? Nakikinig pa ba tayo? So yun ang pagkakaiba, the difference between the unbeliever and the believer. The unbelievers and the believers. The unbelievers have no Holy Spirit. But the believers have the Holy Spirit in their hands. Nakikinig mo ba tayo? Malayang gawin ng mga unbeliever yung puso nila. Pero tayo hindi sapagat may nag-conflict, may nag-guard sa atin. Nakikinig mo ba tayo? Ano yung pagkakaiba ng born of the Spirit sa baptized with the Holy Spirit? Kung nakatira na sa iyo ang Holy Spirit, bakit kinakailangan mo pang mabaptize? Luke 24:49. Again, Luke 24:49. Again, anong sabi rito? I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Pakisabi, power. Ang Holy Spirit tumira sa iyo nung ikaw ay na-born again. Nakikinig pa ba tayo? Pero, may kulang sa iyo. Papasok ka ng langit. Pag na-born again ka, papasok ka ng langit. Pero may kulang sa iyo. Anong kulang sa iyo? Pakisabi, power. When you accepted Jesus as your Lord, God, and Savior, you became born again. But something is lacking. You are powerless. You must be clothed with power from on high. And the Bible calls it baptized with the Holy Spirit. Nakikinig mo ba tayo? Pakisabi, baptized. Ipinanganak sa Espiritu na born again ka. Hindi ako born again. May Holy Spirit ba ako? Wala. Nung tinanggap ko si Christ bilang Lord and Savior ng buhay ko, nagkaroon ng Holy Spirit? Opo. Pero hindi pa ako baptized sa Holy Spirit. I became born of the Spirit but not baptized with the Holy Spirit. Nakikinig pa ba tayo? Naunawaan po ba ninyo ako? So, ano ang sabi ng Lord in the book of Luke 24:49 says, stay in Jerusalem. Stay in the city until you are clothed with power from on high. Manatili kayo sa syudad para kayo ay mamalutan ng kapangyarihan mula sa itaas. Nakikinig pa po ba tayo? And another term is anointing. Pakisabi, anointing. Anointing. A-N-O-I-N-T-I-N-G. Anointing. A-N-O-I-N-T-I-N-G. Anointing. Nakikinig po ba tayo? Stay in Jerusalem. You are still there. You are already born again. Born of the Spirit. But something is lacking in you. You are powerless. So stay in the city in Jerusalem until you are clothed with power from on high. In the book of Acts chapter 1 verse 8 says, Acts 1:8. Tingnan po natin yung Acts 1:8. Makikita po natin ito sa Acts 1:8. Kusali po ninyo yung mga Bible ninyo. Kaya may problema talaga yung mga medalang cellphone, walang Bible. Mas maganda yung Bible. May nakaka-download sa cellphone. Ayan. Acts 1:8. Ano pong sabi ganoon sa Acts 1:8? Tingnan po natin. Anong sabi sa Acts 1:8? Nakita na ba ninyo? Si Jesus po ang nagsasalita rito. At nang si Jesus ay nag-resurrect from the grave. When Jesus resurrected from the grave,
He appeared to his disciples 40 days. At binigyan niya sila ng instruction. Jesus gave instruction to his disciples. Ano ang sabi ganoon sa verse? Sa verse 5, sa verse 4. On one occasion, while he was eating with them, he gave them his command. His command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. Verse 5, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Again, on one occasion, while he was eating with them, while Jesus was eating with his disciples, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Anong pagkakaiba ng baptized with water? Ano yun? Hindi po binyag yun. Hindi po kumpil yun. Baptized with water or baptism with water is not confirmation. It's not binyag of Catholic religion. Nakikinig po ba tayo? So, ang baptism ng water ay hindi binyag, hindi rin kumpil. Ano yung baptism with water? Ano yun? Matapos kang ma-born again, kinakailangan mabaptize sa water. Tama? Nakikinig po ba tayo? Itama ba rito? Ayan. After you got born again, the next thing that you are about to do is to be baptized with water. Sino na rin na bautismohan sa tubig? Taas ang kamay. Nakikinig po ba tayo? O, tinanggap mo na si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. You have accepted Jesus as Lord God and Savior of your life. Then, you must be baptized with water. Baptism of water means public proclamation, public confession that you are now a follower of Christ. Karanita, water baptism is not binyag, is not compil, is not confirmation, but it is a public confession, a public proclamation that you are now a follower of Christ. Nakikinig mo ba tayo? Kaya, di ba sa ating water baptism, ang ating kanta, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. This is our song during water baptism. Ako'y susunod kay Jesus Kristo. Ako'y susunod kay Jesus Kristo. Ako'y susunod kay Jesus Kristo. Di susuko, di uuro. Amen. Again, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, anong tawag sa'yo? Born again. Born anew. Born again ka ba? Oo. Born anew ka ba? Oo. Born of God ka ba? Oo. Born of the Spirit ka ba? Oo. Born from heaven ka ba? Oo. Parehas lang ang pagkakulagay niya. Born again, born of the Spirit, born anew, born from heaven, born from above. Has only one meaning. Have only one. Isa-isa lang ang kaulugan niyan. Amen? Parang-parehas yan. Parang pogi, guwapo. Parehas lang ang kaulugan nun. Guwapa, maganda. Parehas lang ang kaulugan nun. Beautiful, pretty. Parehas lang ang kaulugan nun. Nakikinig pa ba tayo? Born again, born anew, born of the Spirit, born from above, born from heaven, born of God, has only one meaning. Amen. Isa lang ang kahulugan. Naunawaan po ninyo ako. Kapag tinanong kita, Dayan, born anew ka ba? Born again ka ba? Born of the Spirit ka ba? Born from heaven ka ba? Born from above ka ba? At isa lang ang kahulugan nyo. So, dapat mong maintindihan nyo.
Nakikinig po akong batali. Isa lang kahulugan doon. At ang ibig sabihin ng born again, born anew, born from heaven, born of the Spirit, born from above, ang ibig sabihin niyan, you accepted Jesus as your Lord, God, and Savior. The Holy Spirit is now living in you. You are now the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16. Nakikinig po akong batali. Then, after your new birth, born again, parehas lang yun. Pagkatapos ng iyong bagong kapanganakan, after your new birth, no, in Christ, you must be baptized with water. Yun. And baptism of water is a public confession, public proclamation that you are now a disciple of Christ. Di ba? Nakikinig po ba tayo? Kaya sa water baptism, di ba? Ikaw ay nilulubog sa tubig. Nilulubog ka during water baptism, di ba? Ikaw ay nilulubog sa tubig. Kunyari, ito yung tubig, no? As ito ka, ilulubog ka sa tubig. No? During water baptism. Nakikinig pa po ba tayo? Ngayon, ano naman yung baptism? What is the difference between water baptism and the Holy Spirit baptism? Kung ang water baptism ay nilulubog ka sa tubig, ang Holy Spirit baptism, nilulubog ka sa Holy Spirit. Yun yun. Nakikinig pa po ba tayo? Ano sa English yung nilulubog? Immersion. That is the right term. Pero okay lang yung sing-in, parehas pa rin yun. Water baptism is immersion. Water in immersion. Ini-immerse ka. Nakuhanin niyo. Nilulubog ka sa tubig. Nakikinig po ko patahin. Pero okay pa rin yun, tama pa rin yun. Lahat ng sinabi niyo, tama yan. Pati yung mga pag-iling ni Asher, tama pa rin. Okay yun. Ayos mong lahat yun. Nakikinig ako ba tayo? Ngayon, ang water baptism, ikaw ay nilulubog sa tubig. Ang Holy Spirit baptism, nilulubog ka sa... ang water baptism, nilulubog sa tubig. Ang Holy Spirit baptism, nilulubog ka sa Holy Spirit. Pag nilubog ka sa tubig, paano nga nagagawin mo? Di ba parang nalulunod ka? Ganun ang Holy Spirit baptism, nalulunod ka sa Holy Spirit. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya pag nabaptize ka, if you are baptized with the Holy Spirit, you are thrown in the Holy Spirit. Tingin kayo sa akin, kaya pag ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, ganito ang nangyayari sa'yo. Hindi na ikaw ang nasusunod sa sarili mo, ang Holy Spirit na ang nasusunod sa'yo. Pati ang lingwahe mo pinapalitan ng Holy Spirit. Ito yan eh. If you are not yet baptized with the Holy Spirit, ganito ka, hallelujah, 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 hallelujah. Pwede rin naman, hallelujah, 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 hallelujah. Pwede rin yun. Pero pag baptize na ng Holy Spirit, hallelujah, 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 ura makara basi, nara basandali, yara basa, kuna makara baka. Yan ang mga baptize ng Holy Spirit. Kaya halata-halata mo yung mga hindi na-baptize eh. Hallelujah, 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 hallelujah. Yung mga baptize ng Holy Spirit, wala nang pakialam sa paligid nila yan. Amen? Nakikinig mo ba tayo? If you are baptized with the Holy Spirit, no? The Holy Spirit controls your life. Even your language, no? Will replace by the Holy Spirit. And you will speak a heavenly language, a new tongue. Magsasalita ka sa iba't ibang wika, nakikinig pa ba tayo? Ura ba, kandala ba, shiribiyanda? So lala, ilala, ulala, ay, tay, siya. Lingkod ng Diyos, saan mo nakuha yan? Hinayaan mo lang na bumukas ang bibig ko at ang Diyos ang nasalita sa kapagitan ng bibig ko. Nakikinig pa ba tayo?
Taas ngayon ang kamay. Sino rito na ang nagsasalita sa ibang wika? Taas ang kamay. Sige, taas mo po. Paganyan mo po, Ninoy. Taas mo po. Sino rito ang nagsasalita sa ibang wika? Taas ang kamay. Sige, po tayo. Paano mong pamumunahan ng mga tao? Eh, hindi ka baptized ng Holy Spirit. Ignorante ka sa Holy Spirit. Kaya sabi ko nga, during practice, dapat mamuno na kayo. Paano nyo pupunuhin ng mga tao? Eh, kayo mismo ay ignorante sa Holy Spirit. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, ang tanong ay ito. If you are not baptized with the Holy Spirit, will you go to heaven? Yes. If you are not baptized with the Holy Spirit, will you go to heaven? Yes. Because you are born again, but something is lacking in you. You are powerless. You are like a cake without icing. Icing, di ba? Ay nagpapasarap sa cake at nagpapaganda sa cake. If you are not baptized with the Holy Spirit, you will still go to heaven. But something is lacking in you. You are powerless. Kaya kanina, alam mo, ang laki na ng breakthrough ng praise and worship ministry natin eh. Pero meron pa rin kulang, hindi nag-release. Kung nag-release mo ng gusto, sasahabog yan eh. So, paabog sila eh. Ura, baka, sandala, sasahabog talaga. Kaya dapat sa buhay na ito, hindi ka lang nakaprograma. Oo, nakaprograma ka. Pero dapat, you are giving space to the Holy Spirit. Nakikinig pa ba tayo? Hindi pipiting, Hallelujah, 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 hanggang lagi nilang ganun, Hallelujah, Hallelujah, hindi. Dapat nililit ka ng Holy Spirit. Nakikinig pa ba tayo? Kaya yung mga dancers at tamburiners, kapag hindi kayo baptized ng Holy Spirit, sarili niyong step. Pero pag baptized na kayo ng Holy Spirit, nililit na kayo ng Holy Spirit, iba na yan. Damandaman mo na yan, dadamandaman na ng congregation yan. At pakinggan po ninyo ito, born again Christians. Listen very carefully, born again Christians. You will become victorious in your studies. You will become victorious and successful in your studies. Born again Christians, listen to this word very clearly. Understand this. If you are baptized with the Holy Spirit, the power of God is on you, clothe you, you will be successful in your studies. You will be successful in your job. You will be successful in your business. And you will be successful in the ministry. Amen? Amen. So we need the power of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin si Lord. Zechariah chapter 4 verse 6. Zechariah 4:6. It's not by might, nor by my power, but by the power of God, the Holy Spirit. Alam mo, yung nag-pray muna bago exam. Yung nag-pray muna bago lumaban sa kompetisyon. Yung nag-pray muna bago nang-aral, nagturo, umawit, at bago nagtrabaho, at bago nag-negosyo. Yung mga nag-pray muna bago mang-aral at humingi ng kapangyarihan mula sa itaas, ito ang naghahawagin. Yes. Nakikinig pa ko ba kayo? If you will pray first and ask God's power and ask God's anointing before you compete, before you do your job, before you open your business, before you do your work, if you will only pray and ask God to empower you will become successful. Nakikinig pa ko ba tayo? Amen. May tao pa ho ba rito? Sino po yung nakakaunawa? Taas mo ang kamay. Amen. At gusto ko sa, may I repeat this prophecy?
this year is not a year of a wooden horse. This year is a year of great blessings and promotions. Amen. Nakatawa niyo yun? Parang wala naman kayong pakaramdam. Manood ka ng mga X-Factor. Manood ka ng mga competition, mga singing contest. Pagdabibli sila, pumapalakpak sila, di ba? Tumatayo sila, di ba? Standing ovation, di ba? So kung natutuwa ka na 2014 ay year of blessings and promotions, ay dapat ka pumalakpak ng palakas. At kapag hindi mo mamararanasan ang great blessings and promotions this 24th, this year, ano po? It means you are powerless. Maraming nagpatotoo. Bago dumating ang taong ito, blameless sila ng Lord. At ngayong unang buwan ng taong ito, blameless na sila kaagad ng Panginoon. Many testifies that the Lord blessed them last year. And even this new year, this new month of this new year, the Lord already blessed them. Yeah. Amen po ba? Palakpak na tayo sa Panginoon. Sabi ng Acts 1:8, ano sabi sa Acts 1:8? Tingnan natin. Acts 1:8. Ganda-ganda nito. Dito na po tayo magwawakas. Tapos na po tayo, hindi na ako mangangaral. Pero ang dalangin ko, isa ka buhay ninyo ito. Malaki na yung breakthrough ng Praise and Worship Ministry. Pero merong kulang sapagat hindi sila nag-release. At maraming members sa Praise and Worship Ministry hindi pabaptize ng Holy Spirit. Paano kayo nakakatayo na hindi kayo baptize? Hindi ba bago ka magturo ng business, di ba dapat successful businessman at businesswoman ka muna? Tama, mali? How can you lead us if you yourselves are not yet baptized with the Holy Spirit? There is a problem, I tell you. You will become a good teacher of medicine if you are a good doctor. Paano ka makakapagturo na hindi mo naintindihan yung tinuturo mo? Kaya misa yun ang problema natin sa praise and worship eh. Mga nakahanga, nakaganon, wala pa sa mga tono, lumilipad, gumaganyan. May problema kasi. Tapos hindi makarelease, hindi makabaptize ng Holy Spirit. Hallelujah! 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 Wala. Ngayon, nandiyan na kayo eh. Naitulak na kayo ng nanay ninyo. Huwag na kayong umalis niyan. Pero ang hamon ko, abay, mapuno naman kayo ng Holy Spirit. Amen. Mapapaptize naman kayo ng Holy Spirit. Mabuti nga, may nagtulak sa inyo eh. Eh kung walang nagtulak sa inyo, saan kayo napunta? Totoo po yun. So kinakailangan yung pinangungunahan mo, alam mo yun eh. Nagbibigay ka ng instruction. Ganito ang pagpunta ng ibang bansa. Ganito ang pamumuhay ng ibang bansa. Tinanong ngayon yung nagbibigay ng instruction. Kayo po nakapunta ng ibang bansa, hindi pa. Nakapamuhay ka na rin, hindi pa rin. Tapos paano mo talaman kung paano mamuhay na ibang bansa, hindi ka pa pala nakarating doon. Diba nakikinig pa po ba tayo? You are giving information to others and yet, you are not talking, you do not know what you are talking about. Nawanawaan mo ba ninyo ako? Nakakantin niyo po ako? Ano yung kanta natin kanina? Yung joyful natin? Yung joyful natin?
Ito, tingin niyo sa akin. We wanna see Jesus lifted up. La 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 la. We wanna see. We wanna see. Ganyan ang mga praise and worship ministers. At makikimusap ako, kung hindi ganito ang mga praise and worship ministers, huwag kayong aalis, huwag kayong bababa bilang praise and worship ministers. Bagus mag-recruit pa kayo. Pero ang sinasabi ko sa inyo, gayahin ninyo ito. Amen? Ayoko nang mag-aral, hindi naman ako nakakapasa. Mag-aral na pa rin at pumasahan na. Ayoko nang lumaban ng kompetisyon, lagi naman ako talo. Lumaban ka pa rin at this time, manalo ka na. Maliwanag! Maliwanag! Kaparas kita, hindi magalimang English. Huwag tayong mahiya. Mag-aaral tayo ng English para lumalim pa tayo. Amen? O kaya naman sila na ang umintindi ng English natin. Amen? O palakpakan natin sila. Discouragement should not be in us. But rather, let us always be challenged, amen, to excel in every area, in every aspects, areas, in every aspects of our lives. Nakikinig ba po ba tayo? Amen po ba? Oh, hindi ko sinasabi kayo ay bumaba sa praise and worship ministry. Hindi ko sinasabi kayo umalis bagos kayo mag-recruit pa kayo. Tapos pupunta ka ng ibang bansa. Pagdating mo ng ibang bansa, magpapaawit ka na, magbaba ka pa rin. Dito ka muna magpaawit, magbaba. Dito ka muna matuto. Kasi pagdating mo na ibang bansa, magkakalat ka lang doon. Nakikinig po ba tayo? Dito ka muna mag-aaral, dito ka muna matuto. Kasi pagdating mo na ibang bansa, magkakalat ka rin eh. You have the problem. You receive a prophecy from the Lord that you will go to other nation and you will sing and dance before the Lord in that nation. So, what you are about to do is dito ka na muna sa Pilipinas magsimula. Amen? Kasi pagdating mo rin, mahali-mahali ka. We wanna see Jesus lifted up. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala pangyayari sa iyo. Nakikinig pa ba tayo? Bago ka dapat sumabak sa labanan, dapat well-drained ka. Naunawaan ninyo ako? Dapat expert ka? Amen po ba? Inuulit ko sa inyo, bakit ko po ito tinuturo sa inyo? Ang humihingi ng kapangyarihan ng Diyos, siya nagkatagumpay. The reason why I am preaching you is very, very short message. Because those who are asking power from God before, bago tayo gumawa, before we start or work anything, if we will ask God's power, then we will be prosperous, successful, and victorious. Amen? Palakpakan natin si Lord. Anong sabi ng Acts 1.8? Acts 1.8. Anong sabi ng ganoon? Tingnan ninyo ang Acts 1.8. Ang ganda na sinabi ng Acts 1.8. Naunawaan po ba ninyo ako? Naunawaan po ba ninyo ako? Manood po kayo ng ano? Manood po kayo ng mga banda. Manood kayo ng mga banda. Makikita, ako, rakista ako eh. Yung word na rakista, ngayon lang yan eh. Bagong invento yan. Pero noon, rockers ko tawagin. Ganito kami mag-gitara. Ganito kami mag-gitara. At hanggang ngayon, ganito mag-gitara yung mga rockers. Hindi yung... Di ba mo nang buksan?
Hindi ganyan. Tingnan mo yung mga gitarista. Di ba? Tama o mali? Tama o mali? Kung nagagawa nila yan para kay Satan, bakit hindi mo magawa yan para kay Lord? Diba sa maraming tumutugtog, walang buhay eh. Bangkay ako, bangkay. Bangkay ako, bangkay. Eh hindi! Si Stevie Wonder nga. Alam mo, si Sir Stevie DJ, si Stevie Wonder, bulag yun eh. Pero makita mo kung kumanta yun, Ebony and Ivory! Gumaganon pa yun, bulag yun. Eh maraming tumutugtog, maraming umaawi sa mga sila sa Panginoon, walang pakiramdam eh. May bago ngayon eh, hindi ko alam mo. Ang nakilala ko na lang doon, Asher si anyway, si Stevie Wonder. Pero yung mga kasama niya, hindi ko nakilala eh. Pero pag yun, makikita mo pag nagpupan. Lahat. Ano eh, may pag-ganon-ganon po talaga eh. Eh, misa yung mga maamay, tumutok, susumasay, walang kabuhay-buhay. Bangkay ako, bangkay. Bangkay. Tapos mga nakasombrero pa. Bakit may tinatago niya sa ulo? Naubos na ba? Ako nga naubos na, hindi ko nila tinatakot, tinatanggap ko yung truth eh. Tanggapan lang yan, damas ako yung gagawin ko. Damas nga, pero guwapo naman. O, di ba? Sila hindi damas, hindi naman guwapo. Ano yun? Di ba? Hindi nagpapuma tayo. What I mean is this. No? Whatever you do, you have to give your best. Amen? Play the guitar with all your best. Sing and dance with all your best. Whatever you do, give your best. If the unbelievers are giving their best to Satan, how much more we Christians? We should give our best to God. And I want to say to you, to all of you, as you give your best to God, God will also give His best to you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po, huwag niyo po kalilimutan ha. Ilagay mo itong sayings na ito ha. Inistan niyo ito. Ibigay mo ang the best mo ngayon sa Panginoon. Ngayong taong ito, ngayong panahong ito, dahil ibibigay ng Diyos ang pinakadabes niya kayong taong ito. Amen! O, bigyan ko kayo ng prophecy. Mas mararanasan mo ngayong taong ito ang hindi mo ma nararanasan sa tanang buhay mo. Mas mararanasan mo ngayong taong ito. Amen mo ba? You will experience this year blessings, promotions, victory, success that you have never been experienced in your entire life. And what is the requirement of God? Just give your best to God. All truth is parallel. Anong ibig sabihin nun? Yun na nga po. Hindi ko na matagalog eh. Basta all truth is parallel. Na ang ibig sabihin, kung anong tinanim mo, siya mo kaanihin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo sa akin? Kaya nais ng Diyos na pagpalain, pakinig kayo sa akin, nais ng Diyos na pagpalain ang ating pag-aaral. Nais ng Diyos na pagpalain ang ating pagkatrabaho. Nais ng Diyos na pagpalain ang ating negosyo. Nais ng Diyos na pagpalain ang ating pag-abroad. At yung iba'y namumuhay na sa abroad. Nais ng Panginoon na pagpalain ang ating paglilingkod sa Panginoon. At ang hinihingi lang ng Diyos, ibigay mo ang the best mo sa Kanya. Ibigay mo ang the best mo sa Kanya. At ibibigay naman ng Diyos ang the best niya para sa atin. Amen! 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 Wala pa rin. Alam mo, tapos sisigaw mo ng amen eh. Nakatayo na kayo, pumapalakpak na kayo dyan. Amen! Ulitin ko ulit. Amen! 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 Yeah.
Senyor. Ganyan. Ganyan dapat. Yan ang may buhay. Diba? Yan ang may buhay. Diba? Nung kumanta si Osan na, I did it my way. Tayuan yung mga tao, mga Israelita, tayuan sa X-Factor eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Acts 1:8. Anong sabi ganoon sa Acts 1:8? Ayan pala. Okay, okay. Acts 1:8. Ito na. Anong sabi sa Acts 1:8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When the Holy Spirit comes on you, you will receive power. Pag ikaw ay na-born again, ang Holy Spirit tumira sa iyo, naseryohan ka ng Holy Spirit, papasok ka na langit. Pagkatapos, kinakailangan bautismohan sa tubig. Ang bautismo sa tubig ay public confession, public proclamation. Tama ba? Pero kinakailangan ka rin mabaptize ng Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng baptism with the Holy Spirit ay para sa? Ano yung baptism with the Holy Spirit? Para pamasok ng langit po? Hindi. Public proclamation po ba yun na tayo ay follower ni Christ? Hindi po. Ano ang baptism with the Holy Spirit? Para saan yun? Power. To become born again is to have eternal life. To be baptized with water, it means public proclamation, public confession that you are now a follower of Christ. But the Holy Spirit baptism is for power. Power. Pakasabi, power! Hindi niyo po, hindi niyo po ba napapansin? Merong mga nangangaral na habang nangangaral siya, nandito ka sa likuran, umiiyak ka. Yung speaker na yun, full of power. Ito yun. Kapag may tumutugtog, may nagdadra, may nagigitara, may nag-organ, keyboard, at iba ang pakiramdam mo, yung mga tumutugtog, may power yun. Yes. Pag kapag nandiyan kayo sa likuran, may umaawit, may sumasayaw, at iba ang pakiramdam mo, napupuspos ka ng Holy Spirit, yung umaalat sa mga sumasayaw, may mga power yun. Amen? If you are crying there on your tears while you are listening, the preacher is full of power. Nakikinig pa ba tayo? Nararamdaman mo yung kapangyarihan. Sapagat may kapangyarihan yung mga nakatayo. Nakikinig pa ho ba tayo? So after you got born again, you must be baptized with the Holy Spirit. To become born again is to receive eternal life in heaven. To be baptized with water, it means it is a public confession, public proclamation that you are now a follower of Christ. You are proclaiming publicly that you are now a follower of Christ. But baptism with the Holy Spirit is for power. Pakisabi, power. Power. At ang sabi ng Biblia, Acts 1:8, when the Holy Spirit comes on you, you will be my witnesses. Sino ang sasalita? Who is speaking? Jesus. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Matthew 28:18 says, supposing that I am Jesus Christ. In the book of Matthew 28:18,